Good day, DZMJ. Right now, we are here at Congress to interview Congressman Gary Alejano of Magdalo Party List. We are here now at the office of our Congressman Gary Alejano of Magdalo Party List. Yes, good day, Congressman. Good morning, Mary Jane and Michael. Thank you for this opportunity. We are very curious because ilang tulog na lang ay malapit na ang midterm election and we are very vocal to support with your advocacy. Para po sa kabatiran ng lahat, ano nga po ba yung gist ng platform of government nyo for Senate? Ang tumatakbo sa Senado at saka sa Kongreso, mayroong tinatawag na legislative agenda. At maliban doon sa agenda ng Magdalo Party List na ating pinurso dito sa House of Representatives, ang sa Senate ay ang bitbit natin ay yung security sector reforms, no? Because it cannot be denied that we come from that sector. Then secondly, good governance or anti-corruption, sustainable development, and environmental preservation. And then also, yung climate change po. Kasama doon, oh, ang sa sustainable development. Ang issue ng pagbibigay ng halaga sa ating kultura, Filipino identity, at family, yung pagbibigay tibay sa pamilya. So generally, ganun ang ating advokasya. Ngayon, doon sa security sector reform, I believe na importante itong soberenya at territorial integrity. Yun yung ating tinatayuan noon pa man na hindi dapat tayo nilalapastangan ng ibang bansa. And we need to develop our external defense. And we can only do that by modernizing really our armed forces. But not only modernizing, but we should come up with a strategy on how to take advantage of our maritime domain because we are an archipelagic nation. No? Maritime nation? Ay. Yes, maritime nation and archipelagic nation. So I have a bill filed here and I'm going to file it pag hindi na na-push dito sa Kongreso to set up a dedicated department, the Department of Maritime and Oceanic Affairs, para ma-harmonize ang lahat ng policies relating to our maritime domain. Kasi right now, iba-ibang ahensya ng gobyerno, overlapping yung mga policies, and we have not taken advantage actually of our maritime resources. Alam mo yung tubig natin, 6 to 7 times bigger than our land. No, pero nakakalungkot na nag-aangkat pa tayo ng galunggong, nakakalungkot na hindi natin na-take advantage ito at hindi tayo makapagpangisda, especially sa western side, dahil inaagaw ito ng China. So I think with a clearer policy, we can focus on developing the West Philippine Sea, the Benham Rise, and even better potential ngayon ang Benham Rise. Yes, and even the resources dyan sa Philippine Deep, no? Yung deuterium. No? Ngayon lang sa atin, if we cannot defend or stand up on issues of West Philippine Sea, there's no assurance that we can do that sa Benham Rise, and even to the Philippines. So yun ang pinakabuod niyan. And we want to have a self-reliance defense policy. That means hindi tayo dependent sa ibang bansa. We should develop defense industries sa bansa. On our own. Para hindi tayo nakatalig lagi. No, na nagpapalimos tayo sa ibang bansa. So we should set up a defense research and acquisition office sa Department of National Defense para dedicated din yan na nag-aaral. Kasi science yan eh. Hindi pwedeng with scientific basis. Yes, lahat. Kasi pinapag-aralan yun. Lahat actually ng defense materials, merong technical part yan. No? Hindi pwedeng, ano mo yan, ibarabara mo lang. So, doon nagkakaroon ng problema sa procurement. No? So, in general, ganun ang ating focus. And also, we should also pursue yung anti-corruption measures. Ang number one talaga gusto natin tutukan sa good governance ay pag-increase ng sweldo ng public sector. We increase the salaries of our
Government workers. Government workers, but I think that is not enough. No, in Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapore, ang ginawa nila sa neighboring country na. Yeah, pag curve ng corruption, ay talagang increase nila yung sweldo 3 to 4 times, no? Bigger. Bakit? Para mag-hesitate yung isa na matanggal sa trabaho kasi malaki ng sweldo niya. And we should also increase transparency and accountability. No? And aside from that, we can attract the best and brightest from the private sector to work. The cream of the crop ng mga nasa industriya. Alam niyo, seryoso ang trabaho ng governance. And we have trillions of pesos for our budget. Sa ibang mga kumpanya sa private sector, may mga CEO dyan, 1 to 2 million a month. Ha? Whereas, ang ating presidente, na siya mag-handle ng trillions of pesos na ito, ay nung bago in-increase natin yung sweldo, 120,000 lang. Ngayon, mga 300 plus thousand lang. Eh, napakaliit nun. How can you attract a qualified cabinet secretary kung sisweldohan mo lang ng 100 plus thousand? Compared sa private. Nagsisweldo yun ng 2 million naman. No? So, minsan, doon pumapasok yung corruption. Eh. So, sa atin, maging maliwanag na matataas ang sweldo ng mga nasa gobyerno, but we expect that they deliver the best services to the people. You know, we take kumbaga we clean the house first before they can go out and serve the people. Hindi pwedeng accommodation ang gobyerno lagi. You know? So yun sa anti-corruption lang yun. Although marami pa pwede, no? I want to strengthen the ombudsman, the COA, and our justice system. No, yun just like yung sa judicial part naman. Yes. Marami yan. Pero yun ang focus lang ko. Doon sa sustainable development, ang gusto ko natin ay magkaroon ng long-term master development plan ng local government units. Kasi para siyang puzzle sa piece of a puzzle sa overall picture ng development ng bansa. So, kada bayan mayroong long-term development plan. At supported by the government yan to come up with this plan. Kasi, nakita ko so far, copy-paste yung mga plano ng local. Yung 5 years development plan. Ganyan. Parang hindi naman yan pag-aralan ng gusto. Minsan, naka-align pa sa interest na nakaupo. No? So, nung ako yung nakuha ng Masters of Public Management sa UP, major in local government and regional administration, pinag-aralan ko ito. Yun ang kulang natin, na kailangan merong harmonized master development plan para malaman muna kaagad alin yung for commercial, residential, doon sa comprehensive land use plan. No? So, yung disaster plan mo, nandiyan na. So, kompleto siya. Hindi yung... Hindi copy-paste ang CLUP. Yeah, yung kung sino na nakaupo, depende sa ano, no? At dapat ma-institutionalize yan para hindi yung pag napalitan ng kalaban sa politika, ibang direksyon na naman. And of course, ang doon sa sustainable development, I want to make our agriculture, you know, tourism as major contributors to our economy. At the end of the day, ang ating bansa ay basically agricultural. Kasi sinasabi ngayon ng present administration na hindi na tayo agricultural. Industrial the country na tayo. To justify their allocation of budget sa infrastructure, sa bill. I don't agree with that. Pag umikot ka sa buong bansa, agrikultura tayo. At marami sa sektor ng agrikultura ang mahihirap. Especially in Mindanao. At saka, ang issue pa dito, food security. Kaya nagkakaroon tayo ng kakulangan sa supply ng murang bigas. Yung mga pagkain, ang mamahal na tinamaan pa ng isa stocks. No? Ang sa akin, ang future talaga ng mundo ay pagkain. Lahat ay kumakain. So, kailangan mapakain muna natin yung ating tao and ang surplus natin, pwede nating ibenta sa mundo. Hindi pwedeng consumer tayo. Example sa bigas pa lang, tayo nagturo sa Thailand, sa iri Bolivia, natin, sa iri. Sa Vietnam. Bakit ngayon tayo nag-aangkat doon? At sila ay nag-progress sa kanilang development sa food security.
And itong bagong rice tariffication, I don't agree with that. Kasi parang we play by the market demands na mura daw doon tayo makakat. Ang issue dito, pag nagkaroon ng problema sa mga bansang yun, at hindi. So we need to strengthen our agriculture for food security. Basta para maging maliwanag sa buong Pilipinas, and we can set aside agricultural production areas. I also propose a bill already for that. And also, forest limits yung sa in relation din yan sa climate change. Pero konektado niya sa food production kasi kailangan natin ng supply ng tubig din dyan, no? So, hindi pwedeng develop lang tayo ng develop, convert natin yung mga agricultural lands sa commercial, residential. Ngayon, walang habas na conversion. Darating ang time yung production areas natin liliit dahil kinoconvert, ang populasyon natin lumalaki. Gugutom, magugutom tayo. So, I think we need to have a strong food security strategy for our country. And then also, ang gusto ko rin pagbigyan pansin ay itong pagbibigay suporta sa ating mga scientists, no? Pagbibigay suporta doon sa innovation, sa mga inventors. Kasi maraming matatalino at magagaling na mga Pilipino. Not only here in the country, but also outside of the country, we need to protect these people. Kasi pinipirata ito ng ibang bansa. At saka, if it is in competition with large multinational companies, pinapatay ito. No? So, example lang, meron tayo na rin na invention na ang tubig pwede gawing gasolina. Fuel sa sasakyan. At tatamaan ito ng mga malalaking na oil companies. So, dinadownplay ito. So, ang ating may threat sa buhay ng inventor or scientist. Yes. Actually, we can generate so many sources of energy in the country like wind, tidal current, solar. Kasi dependent tayo pag umangat sa international market yung petroleum products, patay tayo. So, ang sa akin, we should develop these innovations. No? And ang scientist dapat ang una nating suportahan dyan. In fact, nag-propose din ako na suportahan natin yung mga competition ng mga scientific competitions and mathematics competition. Because it will strengthen our educational institution. In fact, ang Pilipino, lagi na nanalo sa international community. Lagi pong nagtatap. Nagtatap. Ibig sabihin, magagaling ang mga Pilipino. I-enhance natin, this is human resource development. So, in the future. Aside from requiring all provinces to come out to set up a Philippine Science High School. One of your bill. House Bill 1135. I also propose to come up with the Philippine leadership and government high school. You have just witnessed our interview with Congressman Gary Alejano of Magdalo, party list, one of the senatorial candidate this coming 2019 midterm election. This is MJ Albina Balaguer of DZMJ Online, makabuluhang journalism.